Kumusta mga boss idol? Andito na naman nga tayo sa ating panibagong video dito sa ating channel upang talakayin at alamin ang balitang may bagong plano ang Golden State Warriors at sino nga ba ang bagong Big 3 ng Los Angeles Lakers. Pero bago natin yan simulan, introan muna natin to. Una nga natin pag-usapan ang Los Angeles Lakers. Sa ngayon nga, alam naman natin na hirap pa din manalo ang Los Angeles Lakers sa kanilang mga nakakalaban dahil na rin naman sa lagi silang nag-struggle pagdating sa fourth quarter at hirap silang maipanalo ang kanilang laro. Sa kasalukuyan nga ay hindi pa naman nakakapaglaro si Anthony Davis dahil na rin naman sa natamo nitong injury ng nakaraan nilang laban kontra sa Utah Jazz. At masasabi pa nga natin na makakabalik nga ito bago magsimula ang NBA playoffs. Kahit man nga ganoon ang nangyayari, alam naman nga natin na nandyan pa rin si LeBron James upang buhatin at itaguyod ang kanilang kupunan para makasungkit ng panalo. Kahit man nga nasa 37 na ang edad nito ay masasabi natin na kaya pa nitong makipagsabayan at maganda pa naman ang diskarte nito sa laro. Habang si Russell Westbrook naman nga ay patuloy na na-struggle dahil hindi niya pa rin makuha ang tamang timpla ng kanyang laro para sa kanilang kupunan. Dahilan pa nga ito na patuloy din siyang nagkakaroon ng mababang average ngayong season. Kung titignan nga natin na mabuti ang laruan ni Westbrook ay masasabi nga natin na isa lang siya sa mga supporting player ng Lakers. Habang si Malik Mactaman ay patuloy na tumutulong sa pagtaguyod ng kanilang kupunan. Nakikita din naman natin na halos ito na nga ang tumutulong kay LeBron James sa pag-angat ng kanilang puntos sa laro. Nag-a-average din nga ito ng 13 points, 3.3 rebounds at may kasamang 2.4 assists per game na masasabi nga natin na maganda ang ipinapakita nitong laruan. Kaya malamang sa malamang, kung titignan nga natin ng mabuti, si Malik Monk, LeBron James at Anthony Davis nga ang bagong Big 3 ng Los Angeles Lakers. Dumako naman tayo sa Golden State Warriors. Sa ngayon nga ay masasabi pa rin naman natin na nasa magandang pwesto pa rin ito at makikita pa din nga natin na maganda ang pinapakitang laruan ng kanilang mga manlalaro. May kartada nga ito ng 42 wins at 17 losses at patuloy pa rin na pumapangalawa sa Phoenix Suns. Di rin naman imposible na makuha nito ang inaasam-asam na top 1 sa Western Conference dahil na rin naman sa kanilang pagiging porsigido. Napag-usapan na din natin na hindi nga makakapaglaro si Chris Paul dahil rin nga sa iniindang injury nito sa kanyang kamay. Kaya masasabi nga natin na ito nga ang magtutulak sa Warriors upang agawin ang unang pwesto sa Western Conference. Ngayon nga ay may lumabas na balita na babawasan nga daw ng coaching staff ang minuto ni Klay Thompson. Alam naman nga natin na nasa mabuting kalagayan nga ang kanilang standings. Kaya naman medyo magbibigay nga sila sa kanilang mga manlalaro ng kaunting painga. Kung ako nga ang tatanungin mga boss idol, kung tama lang ba nabawasan ang minuto ni Klay Thompson ay masasabi kong tama naman nga ito. Dahil hindi pa naman panahon ng Warriors para ibuhos lahat-lahat ng kanilang superstar ang kanilang makakaya. Kaya malamang sa malamang, masasabi nga natin na ibabalik nga nito ang minuto ni Klay sa pagsimula ng NBA playoffs. Kaya abangan natin sa mga susunod na araw kung ano pa nga ba ang mga susunod na plano ng Warriors, lalo pat magpapatuloy na din naman ang regular season. So yun lamang mga boss idol, mag-subscribe, bigyan ng like ang ating video at please click nyo na rin ang notification button para updated kayo sa mga bago kong labas na video. That's a wrap! Thanks for watching!